Yes, Kasosyong Sai, nandiyan pa po kayo. Okay, hello po again yan, sa, oh, yan, okay. Sa lahat. Sorry po kanina kasi medyo naparami yung sinabi ko. Wala pong problema. Sorry, first time po kasi, sorry, medyo ano pa, di ba sanay? Nakabahan ba kayo? Mga kasosyo, kinakabahan ba kayo magsalita dito? As in first time din ako. Kasi first time din ako nag-join sa... Ako nabablanko ba dalas? Nabablanko. At saka ano, first time talaga tong group na rin. Kaya medyo, ayun nga yung sinabi ko dati kay Ma'am Mitch nung kausap ko siya, medyo iba yung personality ko dati na medyo very private. Pero since nung napanood ko po lahat, medyo nagbabago yung ano ko din, yung personality ko to open up sa lahat. And then, kaya ko po sinabi kanina, I'm still learning kasi po yung mga ginawa ko po last time, yung mga in-invest ko po at saka yung mga ginawa ko last time sa Philippines na pag kung ano-ano na yung sinabi ko po, yung sa retail, tapos yung meron po ang, actually ngayon may ongoing pa rin yung sinasabi ko yung distribution ng products na na yung friend ko po yung nag-handle, tapos yung sa trading po na trading. Medyo masakit siya sa yung mga nangyari dun sa trading din kasi that time po kasi ano, nag-iisip ako talaga ng ano, ng may siguro may magawa din mga ganun, tapos for me to help more, so yun, may mga bad investments talaga sa so nangyari. At the same time yung sa farming din po na experience ko last time na medyo di rin siya naging okay kasi nga yung part of that din po na may mali din po ako at kakulangan kasi hindi ako naging hands-on. Kaya yung po yung sinasabi nyo kanina doon kay Sir, kasosyong Rino, relate na relate po ako kasi yun po yung nangyari talaga sa akin. As in, lahat po ng sinabi nyo, Sir Arvin, as in, tagus na tagus sa akin kasi yun nga po. As in, pero it's okay din kasi yung sinasabi ko, stay positive pa rin and move forward. So yun po, yung nung nabasa ko siya, napanood ko po yung vlog nyo nung start nung January 16, medyo na iba na yung mindset ko and mas naging determined ako to yung nagawin yung gusto ko talaga dati. Like, for example, yung sa farming. Bali, ang nangyari po kasi doon, pinagkatiwala, parang ganun din po nangyari. At the same, parang hindi ko siya na-monitor, basta maraming mali na pag umuwi kasi ako, parang hindi ko naman na-check, nag-vacation ako, kung saan ako, saan ako pumupunta, mga ganun-ganun. Parang invest lang lagi ng pera, tapos kayo na bahala, mga ganun-ganun style ko. So, but yung napapanood ko na po kayo lagi. Parang nagigilt ako sa mga ginawa ko last time na maraming nasayang, sana ano pa, inayos ko pa lahat, sana okay. Pero yun nga po, move forward ako. Tapos yun nga po yung sa question ko po. Sorry. Yung kasi Sir Arvin, may gusto po kasi ko talagang gawin. At the same time, yun po talaga yung gusto ko mangyari pag umuwi ako ng Philippines. Sa school po kasi, nag-connectado siya dun sa gusto ko mangyari pag umuwi po kasi ako. Gusto ko talaga magstay sa probinsya. Apa. Kasi naranasan ko pong nagstay ako sa Greenwoods noon nung nakatira kami sa Manila. Parang hindi ako masaya pag nasa city ako. Apa. So, iniisip po, dapat pag umuwi ako, dapat doon ako sa gusto kong lugar. At the same time, iniisip ko din yung sa sitwasyon namin sa probinsya kasama yung parents ko na may mga nakakaya talaga. So, may mga properties kasi na apa. Na nakikinig po kami. Hindi nagagalaw. Parang nasasayangan ako. Tapos yung may isa kayong vlog na sabi ko, oh nga, no, tama sa Sir Arvin kasi yung dapat gamitin yung resources na kung ano meron ka. Yung ganun. Tapos naisip ko nga, oh nga naman, but nag-isip pa ako ng kung ano-ano. Eh, yun na nga yung resources naman na pwedeng galawin dun sa province, which is connectado din siya sa gusto ko mangyari pag nag-for good, pag umuwi ako. Parang ganun. Pero honestly, for now kasi sobrang love ko yung work ko sa school. Sobrang happy, fulfilling. Pero lagi akong nag-iisip. At ewan ko ba, parang may something sa akin na lagi kong iniisip yung Philippines na may pwede akong gawin sa Philippines. Parang kasi ngayon kasi medyo okay ako sa school, tapos yung may mga recognition din sa company, parang ni-enjoy ko siya ngayon, pero may something sa akin na dapat may gawin ako for the Philippines, hindi lang dito sa Japan. Yung appreciation kasi from the mga sa Japanese, sobrang na-appreciate yung mga ginagawa and help sa kanila, pero iniisip ko minsan yung dapat may gawin ako para sa Pilipinas, mga ganon. Tapos yung one time may mga feeling kasi ako minsan kanyari pag kumakain. Connectado po kasi dun sa gagawin ko. Apo. Sa school po kasi yung may nutritionist po kasi sa school. Apo. So yung alam mo yung quality ng food as in okay talaga bilang yung mga calories and everything. Habang kumakain ako, iniisip ko talaga yung quality ng food. Kaya sabi kong ganun, ano, syempre tahimik kasi sa faculty room minsan. Pero habang kumakain ako, sana may nagsasabi lagi sa isip ko na sana ganito din sa Philippines. Sana
ganiting kinakain, mga ganun. Tapos pag gumakain, yun yan, pag mga high-end restaurants din, yung laging ganun sa isip ko lang yun, sana may ganito sa Pilipinas. Mm-hmm. Yung mga ganun, sana na-enjoy din to ng Filipinos, mga ganun-ganun. Na sa isip ko lang yun, as in sa akin lang. Yun nga po yung sinasabi ko na gusto ko sanang magkaroon ng pag umuwi ako. Or ngayon, gusto ko siyang umpisahan yung pag-set up dun sa property na parang related siya, Sir Arvin, sa ano, sa organic farming. Kasi naniniwala kasi talaga ako pag yung quality ng pagkain, as in, makaka-help din sa health ng tao. Kasi yun din na nakikita ko sa kanila dito sa Japan. So, yun nga po. Yung gusto kong gawin yung pag-set up to have organic yung parang livestock muna siya na gagawin ko na organic. Tapos sa future, pwede ko siyang yun nga sa sinasabi niyo sa maging sa distribution channel bin kanina for franchising. But after that na lang yung sa gagawin kong from scratch, maging organic ang lahat. Lahat dun gagawin ko dun sa property ba na kunyari livestock siya. Tapos yung kinakain ng livestock, doon ko rin itatanim lahat doon sa area para yung malas yung cost at the same time, alam mo yung quality ng yung kinakain doon ng livestock. Mm. Parang doon ang pingin sa isip ko, Sir Arvin. Kaya yun po yung tanong po ko sana kung okay po yun at saka yung any ideas or insights po para sa ganung industry at kung ano po yung mga pros and cons when it comes to marketing sa mga ganun. Parang gusto ko po kasi kaya actually atat na ako umuwi sa Philippines kung maagi maging okay lang yung ano yung pag-uwi at saka yung mga protocols kasi may gusto akong ayusin talaga na yun yung nagpo-push sa akin dahil sa panonood kasi sabi ko kailangan ko na talaga umuwi hindi na for vacation kundi yung sa pag gusto kong execute doon sa area na para mapakinabangan siya hindi lang yung sa mga kung ano-ano lang para sa community din na gagalawan ko someday so gusto ko siyang i-set up habang mas maaga hanggang nag alam yun yung habang okay naman ako dito pero iniisip ko yung para din sa community sa Philippines parang ganun po. Okay, kasos yung say salamat po sa pag-share ng inyong kwento. Ano po? Okay, sa lahat ng vision, eto may mga grand vision kasi about entrepreneur. Grand, yung ang laki. Yung isang klase ng entrepreneur, walang vision. Nag-start lang sila ng piso Wi-Fi bendo. Okay, nag-start sila, walang problema. Pero ang malupit na entrepreneur, may malaking vision pero at the same time, may maliit na plano. Biktima kasi ako ng malaking pangarap eh. Malaki pangarap ko. Ang problema, ang laki-laki. Hindi mo ma-execute kasi sobrang laki. Ang challenge, paano ko magdi-desisyon na you need to focus on this very small thing na parang ang layo-layo dun sa nakikita mong vision na gusto mo talagang gawin pero pag nagtagumpayan mo to, papalapit ka ng papalapit dun sa malaki mong pangarap. Okay, entrepreneurs usually lost dun sa vision nila eh. Kung yung vision pa lang sa sarili natin, hindi natin gano'ng ma-describe o alam mo yun, hindi mo ma-picture out ng maayos. What more pa yung ibang tao? Clarity kasi ang trabaho ng entrepreneur. Kung paano mo paano magiging klaro at mapakita sa iba na kahit malaki ang tinutumbok nating pangarap o sinusolusyon ng problema, ito yung mga doable na steps para marating yun. Yung kailangan maramdaman mo at ng team mo na, okay, workable. Kasi kapag shinare mo yung big idea mo sa iba and masyado siyang broad at parang wala kang makitang point of start, paano magsisimula ng maliit na somehow, kahit magka-problema, buhay pa rin tayo. Pag wala ka na ilatag na ganun, ang hirap trabahuin yung isang malaking pangarap. Hindi ko sinasabing liitan nyo yung pangarap nyo. Ang punto ko, kahit may malaki kayong pangarap, trabaho pa rin natin na i-figure out kung paanong aabutin yan sa pamamagitan ng kung anong meron tayo at sa kung paanong kaya natin ngayon. Sa sitwasyon ni Kasosyong Sai, ano? Okay, may napipicture out siyang malaking bagay dun sa farm nila in something. So, uuwi ka Kasosyong Sai, yun ang solusyon, yun ang yung next step, tama? Para yun execute. Yun yung kailangan kong gawin kasi isa-set ko yung legalities ng area. At the same time, i-foresee ko yung ano. Kasi actually ngayon, may mga instruction na rin ako sa father kasi last time. Yung mga nangyari kasi dun sa ano, yung sa fish nga, at saka yung sa vegetable, at saka flowers na inano ko dun sa ano, na in-invest ko, medyo sablay nga po. So, ngayon gusto ko na talaga siyang trabaho na ako mismo kasi last time ang ginagawa ko ano bigay ng pera tapos iba'y gumagawa. Ngayon gusto ko siyang trabahuin na kasi ako yung Sai, yung lupa sa inyo na. Ganito po kasi yun, Sir Arvin. Technically, hindi ko siya masabing 100%
reason kasi bakit rights pa lang ang pagmamay-ari niyo? Ang nangyari po kasi i-foreclose kasi 'yon. Okay, tapos okay. Nung umuwi pa ako noon, sabi ng father ko, saluin mo na. I-foreclose to. Oo, tapos bayaran mo yung ano kasi binayaran mo yung rights. 20 years binayaran ko yung mga taxes. Tapos, 20 years na tax binayaran mo. Oo, tapos inano ko siya yun nga inano din yung father ko inasikaso niya tapos inalagay niya na yung name ko doon na ako yun yung nagbabayad sa ganun kasi mapo-foreclose mo kasi talaga kasi yun po. Tapos kaya yun gusto ko siyang galawin kasi naka-abandon ng walang gumagawa. Okay, naintindihan ko doon sa part na yun ha. Naintindihan ko yung sa part na yun. Okay, ganito kasi mga kasosyo na. Meron kasing klase ng negosyo na bago ka makapagsimula, kutakot-takot na sakit na ng ulo at kutakot-takot na dami na ng pera ang kailangan mong ilabas. Okay. Napaka-draining kasi ng kuro palabas yung energy mo pati yung pera mo. Tapos yes, sa isang bagay, tapos sa isang bagay pa na hindi pa talaga sa iyo. Ganito no? Kailangan kasi nating maramdaman pag nagsisimula tayo yung momentum eh. Yung bang kahit na maliit na bang makabenta ka ng dalawa. Uy, yung energy na ibabalik sa iyo yun, iyon yung puhunan mo naman para ma-execute yung susunod na bagay. May mga lalo na yung tungkol sa lupa na yan. Oy po. Ito no kasi yung tungkol niya ay ano na to kukunin na ng bangko. Ikaw OFW may pera ka, saluin mo na to. Ito ang problema. Okay, nakuha mo nga ng mura. Okay, siguro na foreclose mura. Pero ang realidad sa mundo ng cash flow, kinakailan mo ulit gumastos ng madami para mapagana yung business ng lupa. Tapos mga kasosyo ito ha, ang business na lupa kasi mo. Pakinggan niyo to maigi yung sasabihin ko mga kasosyo. Sana kayo masaktan. Teka, i-mute ko lang at ibablock lang si Israel Roselio, ano, maingay. Joke lang. Israel, teka lang, quiet ka lang dyan, sosyo ka na. Ayan, nag-ano na. Mga kasosyo, ito na. Usaping nagsisimula. Ang mga mayayaman, nasa real estate business. Mga kasosyo, hindi nag-real estate business ang mayayaman dahil yun ang una nilang business. Actually, mayaman na sila kaya sila pumasok sa real estate business. Ang term dyan eh, ang real estate business talaga, na talagang yung lupa-lupa na ganyan, farming, ano ganyan. Wealth, ano na lang yan eh. Wealth, yung preservation. Naubos English ko sa inyo ah. Iba ang wealth preservation sa wealth creation. Intindihin nyo maigi to mga kasosyo. Pag magbibuild ka pala ng wealth mo, nagbibuild ka pa lang ng wealth mo, lahat ng pera mo kailangan umiikot ng mabilis. Kapag nagwe-wealth preservation ka na, kumita ka na ng malaki, hindi mo lalagay sa banko yung milyones mo o sa kung saan sa ang mutual funds o stock market. Ilalagay mo yan sa kung saan mape-preserve yung pera mo. Sorry. Actually, yung wealth preservation, real estate yan, stock market, mutual funds, yan na lang yun eh. Hindi ka yayaman sa mga yun. Ang totoong realidad dun, kaya maraming mayayaman dun, kasi pinipreserve na lang nila yung wealth nila sa most profitable way. Kasi pag sa banko nga naman, ilang porsyento lang. Pero pag ginagay mo sa stock market, in a long term, malaki yung chance na magpatong-patong yung interest, kaya malaki yung profit mo sa dulo. Pero kung ang iniipon mo sa stock market, 2,000 kada buwan, hindi ka yayaman dun. Kasi nasa stage ka pala ng wealth creation. At lahat ng libo mo, lahat ng 100,000 mo, kailangan magamit mo para mag-generate ng wealth. Paano mag-generate ng wealth? Kailangan mo magka-cash flow. Paano magka-cash flow? Kailangan mag-start ka ng maliit na negosyo at paikutin mo na paikutin at ga-applyan mo ng business model na sumasabog at doon ka na magiging wealthy. Pag wealthy ka na, ang next mo na problem, wealth preservation. Paano ipe-preserve yung wealth? Bumili ka ng mga lupa kasi ang lupa, tumataas talaga in value yan. Pero hindi ka yayaman sa lupa. Malino mga sorry mga kasosyo ah. Kung bumili kayo ng lupa, mali po ang advice sa inyo. Binenta sa inyo yung lupa kasi walang buyer. Ba't walang buyer na mayayaman? Kasi walang value. Kung may value yung lupa na yan, binili na ng Ayala yan. Binili na ng mayayaman yan. Kaso kung walang buyer yan, ibig sabihin walang value yung lupa. Strategically, economically, wala siyang value. Baka tuyot yung lupa, hindi mo alam. Baka yung lupa, bato-bato, hindi mo alam. Baka yung lupa, basta wala. Kaya walang bumibili. Ngayon pag ikaw sumalo ng lupang walang value, tulog ang pera mo. Na yung dapat na pera mo, kada 1,000 mo, mahalaga. 1,000 mo, ibili mo ng t-shirt, ibenta mo, magkano kinita mo sa isa t-shirt na yun. Baka kumita ka ng 200. Etong numbers ha. Kung mag-ipong ka sa mutual fund or stock market, o kung saan, hindi ko na iisahin ha. Mag-ipong ka ng 8,000, bawa, for 8 months, hindi ko na sabihin kung ano mismo, etong numbers. Mag-ipong ka ng 1,000 kada buwan, in 8 months, ang kinita ng pera mo, 1,000. In 8 months ha, kumita ka ng 1,000. Linagay mo, hindi ko sasabihin kung sa mutual fund mo linagay, kung sa stock market mo linagay, or sa pag-ibig mo lilagay o sa SSS ko saan mo lilagay, hindi ko nasasabihin ko saan doon. Pero ito yung numbers. In 8 months, naghulog ka ng tigi 1,000. Buwan-buwan, 1,000. Sa loob ng 8 months, ang kinita ng 8,000 mo, 1,000 lang. Walang masama, di ba? Pero may opportunity cost. Yung 1,000 hinuhulog mo buwan-buwan sa mga yun,
What if binili mo na lang ng materyales pang gawa ng Graham cake? Tapos binenta mo. Yung 1,000 hinulog mo doon, baka 100,000 na ang kinita. Ang laki ng diferensya pag pinaikot mo yung pera mo kesa versus pinatulog mo sa mga kung saan-saan sinasabi nilang doon kayo mag-invest. Walang problema sa mga yun. Kung ang linagay mo doon, 2 million. Kung ang linagay mo doon, 50 million. Pag naglagay ka ng 50 million doon, kada buwan, meron kang 300,000 passive income. Real shit. Yun talaga yung pera. Talagang 300,000 buwan-buwan ang kikitain ng 50 million mo. Pag nilagay mo sa pag-ibig fund o sa kung saan mang stock market, kung saan mo ilalagay. Di ko wala sasabihin isang ano entity. Kasi wealth na yun eh. 50 million, linagay, o 50 million lagay mo sa banko. 50 million, kumikita ng 10% per annum. Ibig sabihin, yung 50 million mo, kumikita ng 500,000 naman. Tama ba yung numbers ko? Magkano 10% ng 50 million? 5 million. Tama? O ibig sabihin, yung 5 million mo natutulog sa banko, ay hindi, yung 50 million mong nilagay mo sa banko, 50 million ha? Kasi wealthy ka na eh. Nilagay mo sa banko, 50 million. Kahit pa 5% lang ang interest niyan taon-taon. Magkano kinita ng 550 million mo? Magkano? 500,000? Magkano? 500,000? Tama ba yung mat ko? 500,000? 5% yun ha? Totoong kumita ng 500,000 yung 50 million mo. Kasi malaking pera na yung 50 million. Yun na tunay na wealth protection, wealth preservation. Pero balik tayo sa realidad. Kung iniipon mo sa SSS, wala naman, hindi, kasi required ng batas yun eh. Pero kung iniipon mo sa mga kung sino-sinong entity dyan na pag nagpasok ka daw ng ganitong halaga, eh kikita ng ganitong. Yun ang numbers. Magulog ka ng 1,000 buwan-buwan for 8 months. Ituloy-tuloy mo ulit. Ang kinita lang ng 8 months mo, 1,000. Malaki pa yun ha, kung tutuusin ha. Pero isipin mo yung opportunity cost ng 1,000 lilagay mo buwan-buwan. Ang pinupunto ko, yung 1,000 mong yun, alipin mo yun. Na pwede mong utusan para kumita pa ng mas maraming pera. Huwag mong ibigay sa kamay ng iba. Kasi nagwe-wealth creation ka pa lang. Wala ka pa sa wealth preservation. Pag wealth preservation ka na, bilyonaryo ka na, lupa na binibili mo, hasyenda na, livestock na ang trip mo. Kasi gusto mo na lang mag-relax. Hindi yan pang simula. Ang pagsimula, yung umiikot ang pera natin, bumili ka nito, i-process mo, benta, mabilisan, cash flow. Pag kumita ka doon, go to the next level, expand. Kailangan mo yung business model, kailangan mong ma-convert yan sa platform, sa distribution, sa franchise. Mga kasosyo, maraming advice na nagpahirap sa maraming Pilipino. Masakit man tanggapin ang mga pagkakamali, pero pag nilay-nilayin nyo lang po, ang pera nyo, ginintuan yung ipon yan. Nag-ipon nga kayo sa lupa. Ang tanong, hindi nyo siya nagamit, yung pera nyo, hindi nyo nagamit para mag-create ng real wealth. Ano yung real wealth? Yung real wealth, yung may napundar kang hindi lupa eh. May napundar kang entity na magsosurpass sa buhay mo. May nabuo kang negosyo na kahit patay ka na, nagsisilbi pa rin yung negosyo na yun. Yun ang real wealth kasi may trinabaho kang solusyon ng problema. Paano mo magagawa yung entity na yun? Kahit barya lang ang pera mo ngayon, pero dyan mo nilalaan kung saan ka naniniwala, magbubunga rin yan sa dulo. Kaso kung yung kada barya mo ngayon, inuhulog mo pa sa kung saan na pag kailangan mo pa ng 5 years bago mo makuha, naglulokohan tayo noon. Inuloko nila tayo. Mga kasosyo, yung pera nyo, puhunan nyo yan. Huwag nyo ibibigay somewhere na hindi nyo na mailabas, na hindi nyo na magalaw. Huwag kayong magpapreso. Pera nyo, ginastos nyo, ang ending, para kayong nakakulong. Case in point, may pera kayo, binili nyo ng condominium. Yung condominium, hindi nagpapasok ng pera sa'yo, pero sabi, passive income daw. Oo nga, magkano passive income? Computein mo lahat, yung parking, yung bayad sa amilyar, sa munisipyo, yung bayad sa dun sa mismong condo, sa annual fee nung association juice ng ano, kapakamahal-mahal, wala na kang patitira sa passive income mo. Abonado ka pa pag nagparking ka dun sa pagkamahal-mahal na parking. Yung perang dapat sa'yo, napunta sa iba, tapos abonado ka pa. Na dapat yung inuhulog mong 13,000 dun sa condominium, eh pinampasahod mo na lang sa pamangkin mo sa Pilipinas at utusan mo na magluto ng Graham at ibenta. Mas malaki yung profit na kikita. Nakuha nyo ba yung opportunity cost na nawawala sa kada perang linulustay nyo na hindi nyo naisip na pwedeng dito sa kabilang parte? Yun lang naman i-explain ko eh. Ano yung other option? Kesa mag-invest kayo dito, mag-invest kayo dyan, mag-invest kayo dyan, may other option. Build your own wealth. Yung sariling sa inyo. Yung kayo ang may-ari. Yung mapapamanan nyo. Hindi yung nag-ipong kayo after 40 years, kumita nga kayo ng 3 million. And then, what? 3 million? Isang kotse na lang yun after 40 years. Baka second-hand na kotse pa yung 3 million. Lahat ng pera nyo ngayon, sa inyo yan, gamitin nyo para magpaikot ng pera. Pag nilagay nyo sa lupa, tulog ang pera dyan. O totoo, tataas value. Pero kailan pa? 50 years from now? Sa inyo yung pera nyo. Gamitin nyo yan sa talento nyo, pagyaman
kalamanin yung talento nyo, create something na makakatulong sa maraming tao, na mabilis ang transaksyon, yung cash flow, hindi ipon, basta ipon versus cash flow, panalo cash flow. Ah, Sai, yes, Sai. Sorry, ah, napalayo yung kwento ko tungkol sa malalaki investment na ganyan na. Oh, sige, Sai, yes, yes, Sai, please. Sorry, sir. Like, tama po ba? Kasi yung plan ko po dun sa area, parang gusto ko maglagay ng poultry. Ito, startup siya na maging organic siya. Kasi dun sa lugar namin, parang wala, hindi pa masyado yung mga organic. So, gusto ko magkaroon ng organic na pagkain dun sa area na pwede kong mag-serve sa community na ganun yung product mo. Oh, nagigets, yung po iniisip ko. Naintindihan ko yung kasosyong Sai, ano? May mga negosyo kasing kinakailangan ng malaking investment. Walang, sa pagsisimula, tingin ko may pera kayo. Case in point, poultry. Sige, pagawa tayong poultry. May, mag-invest ka ng 3 million. May ipong ka eh, may 3 million ka. Hindi ko sinasabing si Sai ito, ha? Kasosyong Sai. O, may ipong ka, 3 million. Ang poultry, nagsimula ka ng 3 million. Okay. Do the math. Sa loob ng 3 taon, 2 taon doon, puputaktingin ka ng problema sa poultry. Ibig ko sabihin, yung return ng investment mo, aabuti ng ilang taon. Tapos, matatrap ka, pagtuyot na yung 3 milyong puhunan mo, tapos na problema yung poultry, kailangan mo ulit ng another 3 million para masustain yung buhay ng poultry at ng business mo. Ang problema, wala ka ng 3 million. Hindi ka makautang sa bangko. Bakit? Kasi hindi ka pa proven na negosyante. Ang punto ko, pag malaki yung investment, matagal din yung return at yung risk matagal. Sino nagpo-poultry business? Sino nagpa-farming business talaga? Yung mahaba na yung PC. Yung kahit 5 taon putaktihin ng peste yung poultry nila at yung farm nila, kaya pa rin nilang sustain. Yung San Miguel na nga lang, hindi nagpo-poultry na mag-isa yan eh. Ang ginagawa niyan, naghahanap yan ng mga lupa na sila magpalaki ng baboy nyo kasi pag pinotakti kayo ng peste, bahala kayo sa buhay nyo. Kasi alam na San Miguel yung numbers. Sa loob ng 3 taon, 2 taon dyan, pepestein yung baboy nyo. Payat yung baboy nyo, maisipon yung baboy nyo, at wala kayong pondo para maprolong yung buhay. Ang gagawin nyo, yung lupang nabili nyo, ibebenta nyo ngayon yun. Pag nabenta nyo yung lupa, ang gagawin nyo sa pera, pambabayad doon sa mga utang nyo na yung utang nyo dahil nagka-problema yung malaking mga kasosyo, start small. Malaking business ang poultry. Kaya nyo kan simulan, oo. Pero sa simula lang, paano pag nagka-problema? Paano pag nangailangan ng 5 million ulit? Yung cash flow ang tagal eh. Pag nagkamali ka, ang hirap ng rebound. Kaya sinasabi ko, lalo na kung special small business talagang real business ha, magsimula kayo sa napakaliit. Kasi yung problema sa napakaliit, sumasalamin sa problema sa malalaking negosyo. Huwag baliktad na magsimula kayo sa malaking negosyo, farm, poultry, at pag nagka-problema, balik kayo OFW. Patay tayo, checkmate eh. Ang punto ko, sige, poultry, organic. What if mag-buy and sell muna tayo ng organic na sibuyas? As simple as that. Pag nag-buy and sell ka ng organic na sibuyas, maraming farm na nagtatanim na ng sibuyas. One focus at a time. Yung mga nagtatanim, manufacturer sila. Iba ang nagdi-distribute. Iba ang distributor ng organic na sibuyas. May pera sa sibuyas. What if namuhunan ka sa sibuyas? Binili mo yung lahat organic, dinala mo sa Maynila. Pinadala mo, nasa abroad ka, inutusan mo na yung pinsan mo. Sinawuran mo. Hindi ka na nag-invest sa mga putragis na investment something na yan na 8-10% annual guarantee, mga ganun-ganun. Imbis na invest mo doon, sinawuran mo yung pinsan mo buwan-buwan. Inutusan mo, ito gawin mo. Bumili ka ng sibuyas sa Davao, i-transfer mo dito sa Maynila. Yung organic ka, ako pa pondo. Bagsak mo sa kung saan ang supply, babagsakan dito. Ganun lang. On that way, nabilis ng cash flow, malugi yung isang transaction, ma-hold up kayo sa may Tarlac, maharang yung sibuyas nyo, lesson learned. Na-hold up yung sibuyas nyo sa Tarlac. Isa, yun lang ang nalugi nyo. Isang transaction lang. Next time, alam nyo na, wag kayo sa sa MacArthur. Dito kayo sa TPLX dumaan. Doon kayo matututo ng mga diskarte. Pero kung magtatanim kagad ng organic na sibuyas, isang problema lang, checkmate kayo. Ang gusto kong execution nyo, kahit 10 problema kaharapin nyo, buhay pa rin kayo. Hindi yung patay na kayo sa kalungkutan kasi paano nyo sosolve yung problema? Walang kita yung farm. Kailangan nyo mag-amilyar buwan-buwan. Kailangan nyo pasaurin yung mga farmers. Kailangan nyo, pag doon kayo napako sa problemang malaki, tapos hindi pa kayo trained, magme-meltdown kayo. At ang ending, mababawasan ako ng kakampi. Bakit? Kasi magtatama rin na kayo magnegosyo at babalik kayo sa pagtatrabaho. Walang masama doon, pero nabawasan ako ng kakampi. Kaya ang payo ko, start sa very small. Kung ang vision mo, magtanim ng organic na sibuyas o kung ano man, huwag ka magtanim. Mag-buy and sell ka muna, start small. Same lang yun. O kaya mag-invento ka ng chichirya na galing sa organic na sibuyas. Pag kinain mo, organic, pero lasang chichirya. Aba, bibili ako nun. Laging may paraan how to start small. Pag ininvest nyo kagad ng puhunan yung ginintuang ipon nyo sa malaking bagay, ang hirap itwik eh. Ang hirap itwik. Kasi hindi mo ma-encounter yung mga problem. Ano ba mga problema dito sa farming? Ay, pinoputakti pala tong halaman na to buwan-buwan. Ay, wala palang supply ng buto every third year. Hindi nyo alam. Paano nyo malalaman? Pag nandun na kayo. Ngayon, anong best na paraan? Kung gusto mo talaga mag-farming, mag-buy and sell ka ng sibuyas,
madalas, kaibiganin mo yung mga nagpa-farm, dun mo mapipigrot yung mga pagkakamali nila. Para pag mayaman ka na sa trading ng sibuyas, na maraming yumaman sa trading ng sibuyas ha, sibuyas lang, walang bawang, walang milk tea, walang kung ano-ano, sibuyas lang. Ikaw ang reyna ng sibuyas na organic. Sa buong Pilipinas, ikaw ang monopolize mo ang sibuyas organic. Paano mo gagawin yun? Pag nag-concentrate ka lang sa sibuyas, ikaw maging reyna ng sibuyas. Pag sinabi organic na sibuyas, si Sai lang. Kesa farm, makakasosyo, pasensya na, pero mali, ipon lang ang real estate. Nag-iipon lang po kayo sa lupa. Tapos pa-farmin nyo. Mga kasosyo, kung malakas pa kayo, pangtamad po yun. Kasi iniisip nyo yung retirement eh. Iniisip nyo, ay sarap sa farm, tamang ganun. Mga kasosyo, kung malakas pa po kayo, huwag kayo sa farm. Sa city kayo, makipaglaban, laban tayo. Kailangan ko kayo. Huwag kayo magtago sa probinsya. Dito tayo sa tunay na labanan. Dito tayo, sama-sama tayo. Kung sa magulo, dito tayo. Ang sentro, nasa Maynila. Dito tayo, dito ang aksyon. Dito natin babaguhin ang Pilipinas. Kung malayo kayo sa akin, paano ako makakingin ng tulong sa inyo? Walang problema kung nasa malayo kayo, walang problema. Pero given opportunity, huwag kayong tatakas kung saan magulo. Kasi nandun ang oportunidad. Marami pwedeng ayusin. Mga kasosyo, kung yun lang ang intent nyo, maging relax, kaya kayo magpo-farm, at malakas pa kayo, saka na kayo mag-retire naman. Pag 60, pag mga 70 na kayo, o kaya 80, pag malakas pa kayo, napagod lang kayo sandali sa abroad. Pag uwi nyo dito, simula pa lang ng laban. Nag-warm up lang kayo sa abroad. Pagdating dito, 40 kayo, 50, simula pa lang ang laban. Hindi pa kayo matanda ng 50. Alam nyo ano matanda? 85. Mga kasosyo, para sa akin, ang matanda 85. 70 kayo, malakas pa kayo yan eh. Malakas pa kayo, basta wala kayong bisyo. Malakas pa kayo nun. Marami nalulungkot, matanda na ako. Kasosyo Arvin, ilan taon na ho ba kayo? Magpi-50 na ako eh. Sus Mario, si wala pa pala kayong 50. Baka pag nagtakbuhan tayo, unahin pa akong hingalin sa inyo eh. Hindi pa kayo matanda ng 50, 60, 70, hindi pa. 85 po ang matanda. Mga kasosyo, hanggat di pa kayo matanda, hindi pa kayo retirement period. Lahat ng pera nyo sa inyo. Huwag nyo lalagay sa lupa, huwag nyo lalagay sa kung ano-anong putrag sa pinapayo nila para lang kunin yung ipon nyo. Inyo yan. Paikutin nyo. Ano sinasabi ko ikot? Magbili nyo ngayon, process something, benta ulit. Yun ang cash flow. Yun ang cash flow. Hindi abutin na 3 taon, 5 years, 10 years, bago nyo ma-turn around yung something. Ang hirap yung nag-invest kayo sa case in point, yung condominium. Nagbayad na kayo ngayon, mata-turnover sa inyo after 5 years, tapos for 5 years, sabi, pwede nyo daw mabenta, walang buyer. Ba't walang buyer? Kasi linoko kayo. Linoko kayo na may value, pero totoo, walang value yung nabili nyo. Ba't may value? Ang daming kalaban na condominium na mas bago sa binibenta nyo. Bakit may buyer yan. Walang buyer yan. Walang bibili yan. Palugi. Bebenta mo yan ng palugi kasi wala ka ng pang abono buwan-buwan. Nababayaran mo ng 20 years. Nanluloko yung iba eh. Kaya masakit man, ano nyo lang sa isip nyo? Ano yung ipon sa tunay na investment? Sa cash flow? Ano yung magpapayaman sa inyo? Yung wealth creation. Nagke-create pa lang kayo ng wealth. Kahit may 10 million kayo sa bulsa ngayon, hindi pa po yaman yan. Binhi pa lang yan. Ang tunay na yaman, 500 billion pataas. Kaya ako, hanggat wala akong 500 million sa bulsa ko, hindi ko sinasabing mayaman ako. Kapares nyo lang, magkakapares pa rin tayo. Nasa wealth creation pa rin tayo. Pinipigure out natin kung paano yayaman ng malupit. Kasi kailangan nating lumakas para mabago natin na susunod na generasyon. Hindi dahil for the sake na bibili tayo ng Pajero, Lamborghini, at mansion sa bundok. Hindi po yun. Kailangan natin lumakas para mabago. Yes, Jason. Yun yung definition ng between rich tsaka wealthy. Kasi pag rich ka kasi, nakaka-survive ka lang in a number of days. Pag wealthy ka, kahit magtrabaho ka, matulog ka, yun ang sinasabi mo pag wealthy ka na. Pwede ka nang matulog, kahit katulad ni Henry Sik, buhay pa siya. Kahit matulog pa siya o magbakasyon ng ilang taon, buhay pa rin siya kasi wealthy na siya. Kumbaga may pera na siya. Kahit matulog pa siya o magbakasyon, araw-araw. Salamat to kasosyo Jason. Si kasosyo Jason na figure out niya eh. Kasosyo Sai, hindi ko sinasabi kung ano dapat pa. Pagdesisyonan ha. Klinaro ko lang para sa lahat. Ano ba yung farm business at para kanino ba 'yun? Para po sa tatay niyo 'yun, Sai. Ano? Parang gusto kong gumawa ng something na para din sa not only sa family or for myself. Parang para sa lahat din. Kaya nga gusto ko ng organic na pagkain na pwede mong i-serve sa community. Ganun ping sa isip ko. Okay. Kung sa may type kasi ng business na. Okay, same vision. Gusto ni kasosyo Sai mag-provide ng mga organic na pagkain sa maraming Pilipino. Oo, okay, ganun. Same vision. Pero iba atake. Ang atake, hindi tayo bibili ng farm, hindi tayo magtatanim, magkikreate tayo ng mismong pagkain na healthy. At ayun, abot kamay. Kontakin mo si Kimberly. Kimberly, lugi na yung negosyo mo. Gawa ka nito. Kimberly, ikaw na, tulungan mo kami, Kimberly. Ito, instruction ha. Gagawa tayo organic. Hindi na milk tea, Kimberly ha. Hindi na milk tea. Organic po ang titirayan natin, Kimberly. Ha, tulungan mo kami, Kimberly. Sa ganung paraan, mas madaling mag-execute. Teka, mute all muna. Nag-feedback. Okay, malinaw mga kasosyo. Ano yung executable na starting small sa starting na wala eh, makukulong po kayo sa papasukin nyo. Makukulong po kayo sa obligasyon na walang balik. Nakakalungkot po yung realidad. Pero paano kasi yung Arvin, nagbayad na ako doon sa lupa? Ako, I will take it as a loss. O sige, nagbayad na ako ng 1 milyar. For 20 years, binayaran ko yung tax. Sus Mariose, palaki. Pero
pipiliin ko bang ipagpatuloy yung bayad dito o ibenta ko na lang tong lupa kahit palugi basta mas ma-focus lang ko yung cash flow. Which is ano yung mas mabilis yung cash flow? Magbenta ka ng potluck talaga na healthy. Yun ang executable eh. Kesa yung lupa. At saka, mga kasosyo, ang laki kasi ng risk sa farm. Kasi mother nature po ang tatalo sa inyo. At hindi nyo nakakaalam kung kailan na-atake ang peste. Kala nyo, green pasture ang farming? Hindi po. Hindi nyo alam, natutulog kayo. Pagising nyo, maraming peste. Yes, kasosyong Kenneth. Kasosyong Kenneth? Yes, yes. Hello. Yes, please. Kaya, pakinggan natin si kasosyong Kenneth. Sige, Ma'am Sai. Good evening or good afternoon. Oh, good afternoon po. Yeah, yes, about farming. Tama si Kasosyong Arvin. So, balik din ako sa sinabi ko kanina, kung hindi mo kayang i-monitor yung farming, huwag mo pasukin. Tapos kasi yung point mo lang is to serve organic food. No, magagawa mo din 'yan by not starting from the farm. Pwede mo siyang iano, pwede mo siyang let's say kitchen ka magano or whatever. O, kasi kung mag-start ka sa farming, yun din ang isang problema kasi yung Arvin aside sa labor and then ano and also Pilipinas pa grabe ang ano weather condition natin. Yun, weather. Yun din ang ginagawa. Kasi yung Arvin, we have ano may ano kami yung sa farm na ano nung one time nagbagyo dun sa Davao as in wash out yung banana plantation as in talaga dun ko talaga naramdaman na my god ayoko nang iprolong. Ang ginawa ko is pinarentahan ko yung iba tsaka binenta kasi ma-preserve mo pa yung ano or maano mo siya sa other business mo lalo na pag ano wala ka dun. Isa din yun ang maraming factors. Masarap lang pakinggan farm may farm ka ganito ganyan pero behind that kasi yung Arvin as in bagyo yung fish pa namin dumaan ng baha as wala iiyak ka talaga po, sir. Yun nga po din kasi yung area din kasi parang nasa isip thank you kasosyong Kenneth parang na-excite lang ako sorry parang na-excite lang ako last time kasi yung area mayroon siyang may source ng water tapos dati kasi ano dinalaw din nila kuya na ginawang palaisdaan tapos sa taas parang ano basta may gumawa sa pigit tapos inabandon nila. Parang gusto ko siyang galawin pero sobrang thank you po kasi mas nalinawan ako ngayon yun yung mga may mga factors nga talagang kailangan i-consider to yun nga sa operation if ever na gawin ko yan so sobrang thank you po talaga sa mga insights po kasi yun nga po yung talagang yun yung sinulat ko kanina kung ano yung ano any insights about dun sa organic farming so sobrang na-answer po yung tanong ko sobrang salamat po sa kasosyong Sai parang kasosyong Sai parang masusunog po yung balat nyo sa ano sa farm hindi okay lang kasi yung bagay doon parang hindi po kayo bagay sa farm kasosyong Sai no, as in dream ko talaga hindi okay lang yung sa tanggap ko na yun. Parang okay lang dito sa Tokyo kasi parang mag-iinart dito. Pero para mas bagay pa po si Kimberly sa farm kasi sa Sai. Na-joke lang. Na-joke lang. Kimberly, we miss you Kimberly. We miss you Kimberly. Nasaan ka man, Kimberly? Okay, medyo. Feedback na naman. Okay na yun kasi nag-i-enjoy tayo dito sa Tokyo. Pero in time, I know na gusto ko talaga sa provincial life talaga. So okay lang yun yung meeting kasi gusto ko yung pag-gising mo, yung parang yung garden, hawak ng mga walis, mga ganun. Simple lang po na buhay. Ganun lang. Kaya yung nagsusumikap ako para magkaroon siya ng something para maka alam yung gusto ko yung hindi lang para sa kasi dito parang okay naman dito na mag-work na kasi tapos sabi nga nila ate, bakit lagi mong iniisip yung Pilipinas? Tapos pag nagsha-shopping kami, oh, yung mga pinipili kong ano, pang Pilipinas to, laging mga friends ko dito, mga Pilipina din. Bakit lagi kang parang uwing-uwi ka na? Pero hindi kasi nila ako naiintindihan na gusto ko. Hindi lang dito yung buhay ko. Gusto ko, after dito sa Tokyo, may gusto akong gawin sa Pilipinas para din sa community, hindi lang para sa sarili ko. Kasi parang na-enjoy ko naman na lahat. Parang iba na yung level ng happiness na gusto kong gawin sa buhay. Na hindi lang sa sarili ko, sa family kasi medyo okay na. Tapos yung matanda na rin parents ko. Tapos yung ganun, basta may gusto ko may gawin ako para sa community. Yung ganun lang po yung vision ko talaga. Ganun po. Oh, kasosyosay, salamat po doon ha. Take note ito mga dalawang to tungkol sa farming business. Itong dalawang bagay na to. Una, no, yung nag-a-advise sa inyo, lalo na kung usapang OFW, no, OFW kayo. Yung nag-a-advise sa inyo, actually, sila yung may gusto na magka-farm. Let me explain. Maaring yung magulang nyo yun. Actually, gusto ng magulang nyo magka-farm. Pero, logically, kayo, wealth creation pa lang kayo, hindi pa kayo retirement. So, bantayan nyo yun. Pangalawa, yung logic nating mga Pilipino sa simpleng buhay. Gusto natin ng simpleng buhay. Ang simpleng buhay sa atin, nasa farm, nagkumakain ng tuyo, kamatis, masarap yung hangin. Mga kasosyo, ito po sasabihin ko sa inyo, ha. May farm. Negosyo po. May farm din po kami. Pero, mga kasosyo, hindi po masarap sa farm. Mainit po sa farm.
Napakainit po sa farm, mga kasosyo. Hindi po siya masarap na buhay. Hindi po siya simpleng buhay na presko. Mga kasosyo, hindi po presko sa farm. Kahit anong pagpag nyo doon, kaliligo nyo na, pawis na kayo agad. Mga kasosyo, huwag kayong mangarap na simpleng buhay. Ang pangarapin nyo, yung buhay na extraordinaryo. Na makaka-apekto kayo ng maraming buhay. Hindi yung buhay nyo lang yung masarap. Kaya huwag kayong mangarap sa farm. Mag-drawing kayo ng vision board nyo. Kubo, nasa bundok. Mga kasosyo, hindi masarap tumira sa kubo saka sa bundok. Sa kubo, ang tigas ng higaan. Kahit na antigas ng lapagan, laging may buhangin yung paa mo. Tapos mainit po sa bundok. Mga kasosyo, hindi po presko sa bundok. Mga kasosyo, tigilan nyo na po yung kaibangan nyo. Mga kasosyo, walang buhay na simple. It's either wala mediocre lang o extraordinaryo. I choose yung huli, yung pagiging extraordinaryo yung buhay. Kahit mahirap yung buhay, trabaho, pero extraordinaryo, yun ang piliin natin, hindi yung comfort. Ang lalakas pa natin, tapos pinapangarap natin, simpleng buhay. Retirement na, wala ka pang 15, gusto mo na mag-retire, mali eh. Malakas ka pa eh. Ano mga kasosyo, I love you mga kasosyo ha, pero pambihira naman. Hindi masarap sa farm, mainit po doon. Kasosyo. Yes, kasosyong ano? Dahil si kasosyo. Ako pa. Si kasosyong Jomar. Yes, please. Nakarelate po ako kasi meron po kasi akong farm din eh ngayon. So, nakausap na po kita regarding din po sa farm nung nakaraan. Malaki talaga ang risk. Tapos sobrang tagal ng balik ng pera. Minsan pinapeste pa. Yun, so, peste. Yun yan. Naisip ko ako kung magi-give up na ba ako. Oh my. Okay. Oh, tanong yun, no, Jomar. No? Eto, Garoto, no? Bagyong setup ng buhay mo, financially draining, yung butas yung buhay mo, butas, paano butas, kahit anong kita mo, may tumatagas sa walang kwentang bagay, takpan mo na yung tagas na yon. Case in point, isang OFW, napabili ka ng condominium, na tumatapon yung pera mo doon for 5 years. Pero magbabayad ka, for 5 years, tumatapon yung pera mo sa condominium ng 13,000 a month. Pero ayaw mo tigilan kasi magbabayad ka, kasi nakabayad ka na ng 5 years eh. Pero, ang opportunity cost, for another 20 years, magbabayad ka pa rin ng 13,000 a month. So ang tanong, titigilan mo na ba ang magbayad ng 13,000 a month o pagpapatuloy mo kasi sayang yung kondo? Para sa akin, tatakpan ko yung butas kasi tagas yung pera ko dyan eh. Every month, nagtatapon ako ng 13,000. Okay, magde-decide ako yung hindi ko na itutuloy yung kondo. Hindi na ako magbabayad ng 13,000 naman. Kahit malugi na ako, sige na, wala na akong kikitain sa kondong hinayupak na yan. Huwag nyo na lang ako singilin ng kung ano-anong kabulsita na tax dyan. Quits na. 5 years, nagbayad ako ng 13,000 naman. Pero, hindi na ako magbabayad ng another 20. Hindi na akin yung kondo, wala akong pake. Ngayon, yung 13,000 mo a month, isa positive cash flow. Yung 13,000 naman mo na yun, makagawa ka na ng isang tunay na negosyo na maaring organic na pagkain online. At yung organic na pagkain mo online, yung nalugi mong 3 million sa condominium na liloko ka, baka 10 million na yung profit mo doon. Kasi nag-execute ka ng tunay na cash flow business. Kaya mga kasosyo, huwag kayong manghinayang sa ituturing nyo ng pagkakamali. Kung pagkakamali yan at tagas yan, wala na talagang pag-asa, cut it out. Pagdasal nyo sa Diyos, Lord, wala na po ba talaga to? Kung wala na to. Ano yung Bible verse? Yung sinabi ng Diyos na kung anong binuksan niyang pinto, wala makapagsara niyan kahit sino. Hanggat si Diyos ang nagbukas niyan. Pero ang sinara niyang pinto, wala makapagbukas niyan kahit anong gawin mo. Pagtapos siya, tapos na. Paglaban pa, laban pa. Sino makakaalam? It takes wisdom. Sa magagaling wisdom, kailangan niyo magdasal. Ang pinag-uusapan natin dito, hindi mabago ang pag-uutak niyo. Ang pinag-uusapan natin dito ay magsimula kayong magdasal ng tamang dasal. Kasi paano kayo sasagutin ng Diyos kung ang dasal niyo, Lord, gusto ko pong na simpleng buhay sa farm. Paano sasagutin ng Diyos, hindi mo nga alam yung tamang sitwasyon sa farm na pinagdadasal mo. So ito lang yung conversation na gusto mo ba talaga yan? Gusto mo ba talaga yung ginugusto mo? O baka akala mo lang gusto mo yan? Ngayon kung hindi mo talaga gusto yan, ipagdasal mo na mawala na yung sa buhay mo at makapag-concentrate ka sa tunay na trabaho. Yung may cash flow, hindi yung naging biktima ka, hindi yung prisoner ka for the rest of your life. Maraming farmers hindi makaalis sa farm kasi ayaw bitawan yung lupa. Kasi ang tagal na nila daw na inaararo yun. Pero doing the math, talo sila lagi sa peste. Kumita sila isang taon, for the next 2 years, yung kinita nila na isang taon, linamon lang ng peste ng bagyo bago makarecover ulit. Pag kinumpute mo, walang wealth na nakikreate. Walang wealth creation. Saan nanggagaling ang wealth creation? Start small, cash flow, expand gamit yung business model natin ng pampasabog, and the rest, sasabog ka na. Billion na ang usapan natin. Mga kasosyo, kayo magpapatrap. Life trap yan. Hulugang kotse na hindi mo mabayaran, isa life trap. Hulugang credit card na hindi mo bayaran, life trap yan. Condominium na walang kita, life trap yan. Farm, nakala mo business, passive income, walang kita, life trap yan. Biktima ka dyan.
para kang prisoner dyan. Lumayas ka dyan, walang may gusto na maging bilanggu ka. Gusto ng Diyos yung nakakagalaw ka, nakaka-execute ka. Kung anong binigay sa yung vision na i-execute mo, ma-help mo yung ibang tao. Anong bagay yun? Maliit na bagay lang yun. Just start on what you have. Hindi mo kailangan gumastos mag-down payment ng 200,000 just to start. Walang ganun na pagpapala. Hindi mo kailangan magbigay para magsimulan dumaloy sa'yo. Hindi. Kailangan mong gamitin yung kung anong meron ka na at ibigay mo yun sa ibang tao nang nangangailangan. Hindi mo ibibigay yung resources mo para magyaman kung ano meron ka. Hindi. Magyayaman ka kasi may pinagtatrabahoan ka. At you give everything na meron ka. Hindi pere. Yung talento mo na, yung uniqueness mo na bigay lang ng Diyos, lahat tayo meron nun. Yung kung ano man yung talento na yun. Lahat tayo meron nun bagay na yun. Kung yun lang ang gagamitin mo, magiging payapa utak mo, wala kang bayarin buwan-buwan. Cash flow, negosyo, yun talaga yun eh. Farm? Wala, it's a life trap. Noted po, Sir Arvin. Okay, kasosyong Sai, huwag niyo pong sundin ang mga sinabi ko, ha? Hindi po yun. Let God speak to you kung ano pong pagagawa niya sa inyo. Okay. Opo. Maraming salamat po at sa lahat po. Okay, move on na tayo. Sobrang appreciate ko po yung mga insights. Anin ko po ulit. Pipray ko po lahat. Salamat po. Tsaka kasosyong sa hindi talaga kayo bagay sa arawan, kasosyong sa yung kintab pala na pisngin nyo eh. Masusunog kagad sa farm yan, kasosyong sa Hindi ba? Okay. Hindi ba? Magtatrabaho. Oh, sige, sige. Bahala kayo. Pag uwi, magtatrabaho malupit para sa community po. Di ba rin na okay na yun. Salamat po. Oh, God bless you, kasosyong sa iyo. Kasosyong Katres, kamusta po kayo dyan, kasosyong Katres? Buhay pa naman. Buhay pa, kaya pa, kasosyong Katres? Ayos po. Sige po, pwede magpapalit, kasosyong Katres, ha? If ever na mapatagal tayo, pwede magpapalit ng sige, pag-moderate. If ever na umagahin na naman tayo. Saglit na lang tayo, mga kasosyo, saglit na lang po. Si saglit na lang, umaga na.